Ano ba ang nagustuhan mo kay BBM? Naku ho, my goodness! Tinatanong pa po ba yan? Ha? Bakit nyo pa tinatanong yan? You don't need to ask me why I like BBM so much. Kaysa kay Digong, ha? Kaysa kay Digong, mas gusto ko yung presidente ngayon na si BBM dahil kasama ko sa 31M na nabumoto. Naku po, ha? Ito lang sasabihin ko sa inyo, bakit gusto ko si BBM? Kasi ho, si BBM ho, ha? At si Tatay Digong, eto, si Digong dati yung presidente siya, eto ang itsura ko. Oh, antsaka, di ba? Ngayon, dahil BBM na, eto na ang itsura ko. Oh, diba? Sobrang pogi. Oh, di ba? Namamayag pag kami sa panahon. Dati, nagtatago-tago lang kami sa panahon ni Tatay Digong eh. Ngayon, pwede na kaming lungadlan ulit. At pwede na kaming mag-abang-abang sa eskinita. Noong panahon ni Tatay Digong, nakatago kami lahat. Nanginginig sa takot. Sa baka biglang, riding, tareng. Kaya yan ang gusto ko sa panahon ngayon ni BBM. Namamayagpag kaming lahat! At eto pang isa kapatid. Ha? Hindi lang basta tinupad ni BBM ang 20 pesos na bigas. Dahil 18 pesos lang po ngayon. Yung 1/4. Yun na nga ako, kumusta na yung mga BBM supporters dyan, ano? Isa ba kayo sa ganyan? Katulad niyang pinapakita ko sa inyo. Natutuwa lang kasi ako mga kababayan, pinapakita ko lang sa inyo, ha? Para naman, baka sabihin ninyo na hindi talaga natin gusto si BBM. Gusto natin nila mga kababayan. Dahil kaya, no? Nagsibalika na daw sila. Balik sa dating gawi, yung mga nakatayo sa kanto, yung mga nag-aabang. Na pa nakita niyo ba yung video ni BBM mga kababayan, yung may inabot siya at tapos sabi ng mga taga-suporta ni BBM na mga napakatalino, kitchen daw yon. Ano ba maging kitchen niya tapos tinago biglang kunwari tawag nito kinamayan tapos biglang tinago, nilipat sa kabilang kamay, itinago sa bulsa. Sino bang lulukuhin nyo? Ayan o, si Eric papatunay din yung isang, di ko kilala yung mga kababayan na natutuwa lang kasi ako, kaya pinapakita ko rin sa inyo, baka sakali na isa kayo sa mga taga-suporta nitong si Pangulong Bongbong Marcos. Ako ha, isang aminado din tayo na isa tayo sa mga nabudol dyan. Samantala mga kababayan na ito, si dating Pangulong Duterte, ano, tatakbo ba talaga ito bilang senador, congressman o mayor ng Davao? Sa tingin ko lang mga kababayan, ha, maganda siguro kung tatakbo ito bilang isang senador. Sa palagay ninyo, yung mga makakapanood nito, pakicomment naman kung sakaling gusto nyo na tumakbo itong si Tatay Digong ulit, ano? Itong si dating Pangulong Duterte sa Kongreso, sa Senado o sa Davao bilang isang mayor mga kababayan. Ito, panoorin natin to. Inihayag ni dating Chief Presidential Legal Counsel na mayroon siyang dalawang posisyon na nais takbuhan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa 2025 midterm elections. Kung ano ito ating alamin sa report ni Almar Forzuelo. Bago pa magsimula ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC, araw ng Martes, ay una nang hinikayat ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo si dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbo sa darating na 2025 midterm elections. Ayon kay Panelo, mahalaga na meron itong posisyon sa pamahalaan lalo't kaliwat kanan ang ginagawang pag-atake sa kanya. Kabilang sa kanyang naunang payo sa dating Pangulo ay tumakbo bilang alkalde ng Davao City. Pero dahil mas naging mabigat ang pag-atake sa kanya ngayon, payo ni Panelo kay Duterte. Ang aking payo po kasi, tumakbo siya ng alkalde. Yan ang una kong payo sa kanya. Matagal ko na sinabi sa kanya. Kailangan nga tumakbo ka ako ng mayor ng Davao City. Noon yun, yung mga sinasabi ko. But nung sunod-sunod na pang-aapi ang natatanggap nila, sabi ko sa kanya, the other week, tumakbo ka kayo senador. Kasi gusto ko kayo ni Inday, sana, tumakbong president and vice-president 2028. Sabi niya, bakit senador? Gusto ko nga, kongresista eh. Dahil gusto kong turuan itong mga nayayamot ako pag nanonood ako eh. Parang walang maalam mo ito. Paliwanag pa ni Panelo, kung tatakbong senador ang dating Pangulo, ay dito anya makikita kung matutuloy ang Duterte-Duterte tandem sa 2028 national election. Pag tumakbo ka kasi senador,
magiging barometro mo yon, magiging measurement mo kung ikaw ay nasa taas pa ng popularidad. Mm-hmm. Pag ikaw ay nag-number 1, 2, 3, aba, ibig sabihin, nandun pa rin ang pagtanggap sa'yo ng taong bayan. At ituloy mo ang pagtakbo mo vice presidente sa 2028. Pero kung mananalo ka nga, number 8, 9, 10, 11, 12 ka, kalimutan mo ng pagtakbo mo. Pero kung hindi ito tutuloy sa pagka-senador si FPRD, mas magandang si Digong ang mayor para pag tumakbo siya ng vice presidente, pag siya ay nag-resign, o di si Baste pa rin ang mayor. Sa ngayon, sinabi ni Panelo ng pagka-alkalde ng Davao City at pagka-senador ang pinagpipilian ng dating Pangulong Duterte na takbuhang posisyon sa midterm elections. Kung maalala, binanggit noon ni Vice President Sara Duterte na tatakbo ang kanyang ama na si FPRD at ang kapatid nitong si Congressman Pulong at Mayor Baste sa pagka-senador. Samantala, may hanggang October 8 pa para malaman kung tatakbo o hindi at kung anong tatakbuhang posisyon ng dating Pangulo. Para sa kabila lang ano, abangan natin na medyo mahaba-haba pa naman ano yung file ng COC mga kababayan hanggang 8 pa ng kasalukuyang buwan na ito. Abangan natin ano, baka sakali natatakbo ito bilang isang senador o kaya, pero sa tingin ko ha, maganda kung senador siguro mga kababayan na para naman makikita natin itong si dating Pangulong Duterte ano sa Senado. Maraming magagawa pa rin ito. Napakaraming supporters pa rin ng mga Duterte kahit ano pa yung ginawang paninira ano ng Kongreso, kung sino-sino pa yung kanilang mga hinuhugot mga kababayan, kung saan-saan sila humuhugot ng mga witness para nga sirain yung kredibilidad ng dating pangulo at itong si VP Sara Duterte. Pero nagano pa rin sila mga kababayan, hindi pa rin sila nagtagumpay, bigo pa rin sila dahil itong si VP Sara Duterte sa ngayon ay nangunguna na naman sa isang sorbe mga kababayan at kulilat naman itong si Tambaloslos kasama ng ating Pangulo na si Pangulong Bongbong Marcos, kulilat mga kababayan sa isang sorbe. Ito ha, panuuri natin ito. Bilang naman ng mga banat kay Vice President Sara Duterte, nakakuha pa rin ito ng mataas na approval and trust ratings batay sa resulta ng survey ng Pulse Asia. Narito ang balita ni Val Divina Gracia. Kaliwat kanan ng mga banat kay Vice President Sara Duterte nitong mga nakalipas na buwan. Pero tila hindi naapektuhan ng pambabatikos ang tiwala ng mayorya ng mga Pilipino kay VP Sara. Sa resulta ng survey ng Pulse Asia na isinagawa nitong September 6 hanggang 13, 2024 na may 2,400 adult respondents sa buong bansa, nangunguna pa rin ang pangalawang pangulo na may mataas na approval and trust ratings sa top government officials. Sa nakalipas na tatlong buwan, nakakuha si VP Sara na 60% approval, 23% undecided at 17% na disapproval ratings. Kapantay naman ito si Senate President Xis Escudero na may 60% approval, 32% undecided at 8% disapproval ratings. Habang si President Bongbong Marcos Jr. ay nakakuha ng 50% approval, 29% undecided at 21% disapproval ratings. Nangungulelat naman si House Speaker Martin Romualdez na mayroon lamang 32% approval ratings. Pagdating sa trust ratings, nangunguna pa rin sa top government officials si Vice President Sara Duterte na may 61%. Sinundan ito ni Senate President Escudero na may 56%, pangatlo si BBM na may 50%, at panghuli pa din si Speaker Romualdez na may 31%. Sa kabila naman ng pangunguna ni VP Anday Sara ay bahagyang bumaba ang kanyang approval and trust ratings kumpara noong second quarter. Ilan naman sa mga pangunahing isyu ng isagawa ang survey ay ang pag-atake sa KOJC, imbestigasyon sa illegal na POGO, tensyon sa West Philippine Sea, pagdinig sa budget ng Office of the Vice President, imbestigasyon ng Quadcom sa war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, pagtaas ng kaso ng monkeypox o mpox, 21 pesos per meal na budget statement ng NEDA, at pagbaba ng inflation rate noong Agosto. Ibig sabihin mga kababayan, di apektado itong VP Sara Duterte mga kababayan kahit sa mga ibinabatong issue. Mataas pa rin yung trust at approval ratings nitong ating vice presidente. Kawawa naman yung si Tambaloslos mga kababayan. Kahit anong gawing pamunbod ng tira nagdala ng 1 billion sa Cavite,
Tapos sabi pa ni sino ba 'yung salita, si John Vic Remulla ba 'yon? Yung gobernador ba ng Cavite 'yon, sabi na wala pa, hindi wala pa 'yung sa akin 'yan sa 1 bilyon. Magkano din kaya kay Remulla sa 1 bilyon na 'yon? Kaya o baka may iba pang ibinibigay itong si Romualdez. Tapos nagdala pa ito ng tulong sa Davao nung kasagsagan ng bagyo diyan sa Maynila. Pero sa Davao sila namigay ng tulong, mga kababayan. Baka sakali na makakuha siya ng suporta sa mga taga Mindanao. Pero bigo pa rin itong si Speaker Martin Romualdez. Samantala, mga kababayan, sa mga nagtatanong pala kung saan ba dinala yung 125 million ni BP Sara kasi nga naubos daw ito ng 11 days. Marami kasing mga nagkokomento dyan. Di na lang tayo sumasagot ito, no? Kasi sabi nila, napakakurakot nitong si BP Sara Duterte dahil 125 million inubos lang sa loob ng 11 days. Ito, mga kababayan, mismong kuha na yung nagsasabi, mismong kuha na yung nagsalita na walang ginawang irregularidad, no? Sa budget ng OBP. Mismong taga-kuha na ang nag-confirm na tama naman yung paggamit ng 125 million na sinasabi ng iba ay nilustay daw ng pangalawang pangulo natin. Ito, panoorin natin to. Yung breakdown po ng expenditure ng 125 million, nasa inyo po sigurado yun. Tama rin po. Tama po, Mr. Chair. Now, ngayon o kung saan po nagastos ng office of the vice president yung 125 million was it spent in accordance with the rules, regulations and protocol on the expenditure or the use of confidential funds? Nasunod po ba yun? Yes, Mr. Chair, as indicated sa accomplishment report po, na-liquidate naman po nila based on confidential expenses as required by the joint circular. Ah, ayun na.